guys, welcome back sa ating YouTube channel. This is again your seasonal from Filipina Indian Culture. So kakagising lang ng mga person dito sa loob ng kwarto guys. Si Papa Kapir at si Sean. As always, late na naman siguro itong video natin na ma-upload guys. Kasi Sunday nga, kaya na late sila ng ang gising silang dalawa. And linisan ko lang muna to saglit guys since malinis naman siya. Oo. Tatanggalin ko lang yung mga bed namin dito tsaka yung mga unan. Papaliguan ko itong bata na to. Come here. Papaliguan ko to guys. Oh, hindi yan nakaligo tatlong araw na. So papaliguan ko siya. Konnichiwa na. Itparata go. Itparata with daddy go. Exercise ka lang. Papapaliguan ko yan siya. Sunday kasi ngayon, sa bukas guys ay may pasok na naman ulit yung dalawa. Kasi biyan ko nasa baba pa rin. Gumawa na rin ako ng roti pero may tirang ulam kasi kahapon which is cauliflower guys. So ginawa ni Bianan na na parata. Masarap din yun pang breakfast. So dadali-daliin ko lang muna to tapos Papa Kabir kasi mag-chay-chay. Late na siyang nagising kaya bagong siya na ang tulutuin sa kanya. Hindi naman matagal, mga 3 minutes lang ganun. Yung background ko guys, konti na lang yung mga nakasabit-sabit. Kasi nga, patapos na yung winter, wala na masyadong mga jacket or sweater dyan na nakasabit guys. Ang daming labahin ni Hipag guys, so tingnan nyo. Yung mga sofa cover, tapos gagamitin sa mga panganganak ko yung mga pinunit-punit nila na tela guys, nilabhan niya. And yung towel namin sinali din niya. Naglalabas siya, tutulungan natin siyang magsampay. Andun na, sinampay na niya yung iba. Ayan na guys yung mga labahin ni si Sanju, ay mga karamihan ay mga sweater or jacket guys kasi patapos na nga ang winter. So hinaano na niya, itatabi na yan ulit for the next winter. Here no? This is not, no. This is si Bernem. Oh, it's like this, yeah. Then, say na to Ali brother, put something here again. I said, to Ali brother, I said, something na like this here, standing. Then put here wire, then it's comfortable. He said, I don't know, it's not there. Meron pa siyang labahin sa baba, guys. Umiikot pa din yung washing machine. So, may kinwento nga sa akin si Hipag na dalaga ko, guys, which is natawa ako. Oo, so bago ko papaliguan si Sean, may ichichismis muna ako sa inyo. Dahil highlight to sa ating video for daily life, guys, yung mga chismis-chismis ba? Ah, tanggalin natin yung dalawang bottle na ito, guys, ay istorbo sa background natin. So, bago ako, guys, bago ko siya papaliguan, oo, i-chismis ko muna yung kinuwento sa akin ng Hipag ko na dalaga ay, yung, alam nyo ba yung mga Hipag, pati pala Hipag ng mama ni Bibi Mahi ay nanonood ng aking video. Ganun talaga ang mga marites dito, guys, kahit hindi nila naiintindihan, nanonood pa rin sila ng mga video ko. Yes! So, binebase lang nila yon ayon sa nakikita nila. Kasi nga, hindi nila naiintindihan yung lingwahe ko, diba? Kasi, ay Tagalog. Eh, kahit mag-English naman ako, isa na doon na short ako sa English. And pangalawa na, guys, ay hindi naman din nila maintindihan kahit nag-English ako. Hindi lahat dito ay nakaka-intindi or nakakapagsalita ng English. Oo. Kahit sabihin pa natin ng mga educated sila, kahit ngayong principal ni Sean, nag-i-struggle ako makipag-chat sa kanya kung may kailangan ako or may itatanong ako. Kasi hindi siya, guys, hindi siya nag-i-English, hindi language na lang talaga. Pag may mga chat sa group, guys, sinatranslate ko doon sa Google Translator. Kasi nga, hindi language talaga siya. So sabi niya, Nur, alam mo ba, kasi di ba tinulungan ko siya nagsampay ng labahin niya kanina. Oo, kasi nga yung ibang labahin ay sa amin. Inano na niya, sinali na niya yung mga labahin ko at saka yung kay Papa Kabir and mga uniform ni Sean. So napakwento siya guys, yung hipag nga ng mama ni Bibi Mahi, which is yung
Ganito yan, i-explain ko kasi maraming hipag. Bilas, di, ah, bilas! Ano ba yun? Yun guys, bilas. So, yung bilas ng mama ni Bibi Mahi ay nanood daw ng video ko. So, ang sabi niya, at tawag kasi dito ay Bobby, parang means sister-in-law. Mm-mm. Pag mas malaki sa'yo, Bobby. Oo. Sabi niya, Bobby, sinungaling ka. Sinungaling ka. Tapos nagulat yung mama ni Bibi Mahi. Sabi niya, sinabi mo na walang ginagawa yung sister-in-law mo o yung hipag mo. Wala siya masyadong ginagawa kasi nagtutulong, tumutulong yung kapatid mo doon, which is si Sanju. Tumutulong sa kanya yung kapatid mo and yung mama mo. Pero sabi niya, nakikita ko sa video, sabi niya, nagsasampay siya ng damit, sabi niya, ng buong pamilya. Napakarami, sabi niya. Napakarami niyang sinampay. And, you're ano, your black bag. Tas, oo, chup na chup chup. Tas sabi naman ng ano ko, ng ipag ko ng mama ni Bibi Mahi. Paano mo naintindihan? Naintindihan mo ba? Sabi niya ganyan. Kasi nga dito guys, pag big daughter-in-law ka, kailangan talaga irespeto mo. Oo. So, yung ano talaga, big daughter-in-law ay yung mama ni Bibi Mahi. Oo. Pang third daw yung nag-complain sa kanya, yung napatanong. Sabi niya, paano naintindihan mo ba yung ano, yung lingwahe niya? Naiintindihan mo ba yung lingwahe niya, kung ano yung sinasabi niya? Sabi niya, hindi, nanonood lang ako, pinapanood ko lang yung video. Sabi niya, paano mo naintindihan? Malay mo, tinulungan lang niya si Sanju daw, tinulungan lang niya magsampay ng damit. Oo, kasi sabi niya, ganun talaga sa amin. Sabi niya, kaya nga nagseselos yung isa, kaya nga umuwi yung isang ipag namin doon sa bahay nila, which is si Bilas. Bilas ko guys. Kaya nga sabi niya umuwi doon sa kanila kasi sabi niya hindi niya nakakaya yung ano yung para selosa daw kasi sabi niya napakaselosa niya, hindi niya kinakaya yung banding ni Noor at saka ni Sanju. Nagtutulungan sila sa gawaing bahay at sa bahay namin ano may wala kaming patakaran na ganito ganyan, gawin mo yan yung trabaho mo. Sino sa amin yung may available na time? Sino sa amin yung hindi pagod? Tutulungan yung may ginagawa, ganun sa amin, nagtutulungan. Mm-mm. So sabi niya, lalo na sa sitwasyon ni Noor ngayon, minsan tinutulungan talaga siya sampay ng mga labahin niya or si Sanju yung nagbubuhat papuntang itaas ng rooftop yung mga labahin niya. Totoo yun guys. Tapos minsan naman si Noor tumutulong sa kanya para magsampay. Ganun kami sa bahay, hindi lang dahil ganun na yung sitwasyon niya kadahil buntis siya. Noon pa ay nagtutulungan talaga kami sa loob ng bahay, ganun kami. Magpamilya, hindi kagaya ng pamilya natin, means yung mga in-laws nila, ay nagsisisihan na gawin mo yan, hindi mo ako tinulungan, ganun. Hindi kami, at sabi niya, ay sorry, sabi niya, Bobby, sorry, galit ka ba? Ba't ka naman galit na patanong lang ako? Kasi sabi naman ng mama ni Bibi Mahi, sabi niya, eh yung way kasi ng pagtatanong mo, parang pinapamuka mo na inaalipin namin siya. At saka kung magtanong ka, sabi niya, dapat nasa tamang lugar ka. Magtatanong ka man, dapat marunong kang, parang, kung magtatanong ka, respeto dapat, hindi yung parang nangaharash ka, parang nangaano ka, nang nakikimarites ka. Parang kumbaga ganun ba? Hindi yung parang napatanong ka na pinagmumukha mong sinungaling ako kasi sinasabi nga nila na wala naman ako masyadong ginagawa dito sa bahay. Hindi naman namin siya inaalipin kasi sino daw nakakahandle sa pamilya nila. Yun yung mga chismis dito eh. Kasi nga yung unang asawa ni Papa Kabir, ganun. Ano, umalis din, tapos yung si Bayaw, ganun, umalis din. Eh, sino daw nakaka-handle ng, ano, ng ugali nila? Eh, alam nyo na tayong mga Pilipina, guys. Kahit naman sabihin na hindi ko naiintindihan yung mga lingwahe nila dati, ay marami akong pinag-aaralan tungkol sa kanila. Tayo kasi mapasensya, and wala rin naman akong nakikitang mali dito. Tinuturin nila akong pamilya, minamahal nila ako, tinatrato nila ako na hindi ibang tao. And kahit anong gusto ko naman, binibigay nila. Mm-mm. And kahit saan naman tayo magpunta guys, diba? Nandyan talaga yung adjustment. Mm-mm. So yung pinagkaiba lang namin ay kung sila man ay hindi nila na-adjust yung sarili nila kahit Indian pa sila, eh, tayo mga Pilipino, magaling tayo dyan yung makisama, di ba? Oo. So, yun lang, guys, yung chismis kong katinang ilong ko. So, yun lang, guys, yung chismis ko sa inyo. Girl, no, yun, na high blood do yung
Na-eyebrow daw yung mama ni Bibi Mahi. Oo, sino ba naman di magagalit sa ganong tanong, di ba? Yung dederechohin ka na, Bobby, ang sinungaling mo. Kahit siguro ako magagalit, guys. So, yun lang, oh, guys. At nakaligo na nga si Shaneneng, guys. Oh, hinayaan ko lang muna yung buhok niya na mabuka ganyan. Kasi, medyo basa pa siya. Come here! Tingnan niyo si Papa Kabir. Oh, tingnan niyo. Ganyan sila makipag-usap. Kailangan may ano, sign-sign pa sa kamay. Shan, come here! Come here, I fix it! Come! Nakalugay muna siya. Pero hindi yan hahayaan na lola niya na ganyan, guys. Pagtuyo na yung buhok niya kasi ano daw. Maano yun, guys? Tawag doon. Ano ba yun? Evil eyes, guys. Yung evil eyes ganun. Usog? Oo. Come here, Sean! Let's go, Nietzsche. Let's go. Ay, naku, si Papa Kabir, kainina pa yan. Siguro, guys, mga isang oras na yan, ikot ng ikot. Hindi napapagod. Let's go, let's go. Bababa na kami ni Sean para magluto ng kanin. So, nag-iisip ako, guys, kung ano yung lulutuin ko today. So, ito na, itatry ko yung Szechuan fried rice with chicken. Hindi ko alam kung copy ko ba to kasi wala akong oyster sauce, pero itatry ko. So, gigisahin na natin, guys, yung sibuyas at saka bawang. Wala tayong carrots, pero okay lang siguro to. So, lalagay na natin yung ating chicken. Okay lang naman din yung chicken. So, lalagyan ko lang siya ng konting asin since maglalagay ulit ako mamaya. At saka black pepper too. Para mas malasa siya. Bango. So, yan na, guys. Tapos maglalagay ulit tayo ng black pepper. Tapos asin. And anting bitchin kasi wala akong pampalasa. Tapos so, naglagay din ako ng konting color, guys. Yung red at nakikita nyo, nilagyan ko ng red and orange. Para magmuka talaga siyang Szechuan rice. So, ihalo ko lang muna ito. Tapos, lalagyan ko din ng konting red chili powder. Ayan, para mas maanghang naman. Since yung kanin, guys, ay ano siya yung ginamit ko sa kanting toyo. So, isos, wala tayong oyster sauce. Since yung kanin na ginamit ko, guys, ay yung niluto ko talaga sa pressure cooker. Kaya ganyan, parang buo-buo siya. Actually, kasi ang paggawa ng Szechuan rice, guys, ay yung rice talaga na ibababad muna. Boiled rice tawag nila. Kasi itong rice na ginamit ko, yung tira ko talaga nung lunchtime. So, ngayon, ilalagay na natin ito. Sibuyas,
bell pepper, daon ng sibuyas, at saka yung repolyo. Yan. Mimix na natin yan. Tapos, etong itlog mamaya. At ayan nga guys, luto na siya. Luto na siya guys. So, ilalagay na natin ang egg na in-scramble natin. At saka coriander leaves. Ayan guys. So, ihalo ko lang siya. So, siya excited na oh. Meanwhile, nag-boiled ako ng ng gatas. Egg na nga lang na ano ko. Ayan na guys. Kakain nito for sure si father-in-law kasi lagi akong nag-order ng ganito. Yun nga lang na parami talaga yung garbage na nilagay ko, yung gulay. Bahala na si Batman guys. Mas masarap-sarap kasi pag maraming gulay. At ayan na guys, yung Chessone rice natin or fried rice ba yan? Kasi yung kulay ay hindi ko nakopy kasi nga yung kanin ay dikit-dikit siya. So parang fried rice lang din siya guys. Ayan ang ating papakabir. Yan yung kanya. Egg curry naman at saka roti. Ayan na siya excited na.